Mabilis ang sagot. Ano ba yung mga basic natin kailangan para mapataas natin yung ating AP? So hindi lang AP ang tataas nito, pati yung actual damage natin. Okay? So unang-una, ang ginagawa ko, kailangan nating i-set up nang tama yung ating mga rings, no? Yung rings natin, kailangan yung ating CRI at least 50%, pero ang advice ko sa inyo mga 56, no? Kayang-kaya natin yung 56. Pwede kang kumuha ng 4 dito at 2 dito. That is 56 MCR na. Kaya ang 56 CRI, kayang-kaya natin yan. Okay? So, rings ang uunahin. Ngayon, ang iba pang sources ng AP natin, yung mga mura, no? Siyempre, kailangan outrageous na armors. Okay? Ang tinutukoy kong outrageous, yung 7% na armors. Minimum na natin 5%. Okay? 5 to 7%. Yun yung mga kailangan natin. Susunod, ito ang mga sources ng AP. Okay? Belt of Fighter, kung ikaw ay magic type, sage naman. Ayun, no? May attack, may critical damage, may amp, may accuracy, may penetration. Kaya, yan yung nagbibigay ng AP. Susunod yung ating epaulet. Attack rate, sword skill amp. So, yan, sources pa rin yan ng AP. Tapos, weapons. No? Makikita natin, meron siyang attack rate, magic attack, critical damage, minsan amp, no? Minsan SSA, minsan MSA. So, yan ay mga sources ng AP. Habang tumataas yung apps niyan, mas tumataas din yung bigay niyang stats. No? So, yun. Tapos, ano pa ba? Itong charm natin, kasama din yan. No? Meron kasi siyang, ako, I suggest plus 5 ang kunin ninyo. May bonus siya na 4 seconds sa BM3. Meron siyang 2% amp at saka yung attack. Though ito ay hindi talaga sobrang basic, kung may pambili, bilhin nyo na to. Siyempre, kasama sa basic natin pampataas ng API bracelet. Pwedeng sage kung ikaw ay magic class, fighter naman para sa mga sword class. No? Ito namang mga Shena at saka Prejuice, general yung mga yan. Kasi pareho siyang may attack at saka magic attack. At the same time, meron siyang mga epic stats at yung slot, no? Kung kaya mo ng penetration, mas maganda. At doon natin makukuha yung additional MCR natin. Yung ating amulet of pain o kaya Orphidia amulet, yan yung mga sources natin ng mayroong AP. Accuracy, tapos yung epics nila, yun magbibigay ng AP. So basically, yun yung ating sources. At kapag may pambili ka na ng accessories, unahin mo na din to. No? Arcana of Chaos, ang pinakamalaking bigay na AP sa mga accessories. Ngayon, ito, meron din silang bigay, pero pag mababa pa yung apps nila, hindi ganun kalaki yung mga bigay nilang AP. Talisman, ganun din dito sa Carnelian. No? Kaya ako, medyo hinuhuli ko na itong mga to. Uunahin ko yung belt, epaulet, at saka arcana. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon ay AP muna. Okay? AP. At hindi natin pwedeng kalimutan yung armors natin. Ito lang ang tanging armors na pwede ka makakuha ng CDI. Okay? So, ako, para sa mga players, kung ikaw ay farmer, mas focus ko yung CDI. Dun sa mga wala namang mga characters na kulang sa CRI, dito din natin kinukuha yung CRI natin. So, after nung basic na yun, no, pwede ka rin kumuha sa bike. Kapag nagtitipid ka, pwede namang ilagay mo sa bike ay puro attack lang. No? Yung attack na yun, magpapataas na ng damage mo. Ganon din naman sa costume, pwede mo rin naman lagyan ng attack yung mga yan. Tapos, kahit na yung epic ay attack lang, pamukha na ito. Attack. No? Ganon din, may attack din sa wing, kaso wala lang ako dito. Nandito yata yung akin. Ayun, ito yung wing natin, may attack din siya na nakalagay. Diba?
So kahit na mga ganun muna yung ilalagay natin, attack, attack, attack. Kung ikaw ay magic class, syempre, magic attack yung ilalagay mo sa slot. Pero yan naman ay all attack sa epic, kaya no problem pa dyan. Tapos, ang pinakahuli na basic nating may dadagdag sa AP natin, pero ito ay chance, ay ito muna pala, soul ability. Ayan. Pampataas ng AP yan. Ayan, MCR. Attack rate. Ayan. Yung mga stats, especially strength, no? Sa mga sword type, strength. Sa blader, meron din ang dex. Ano? Yan, sword arm, CDI, accuracy. Tapos, siyempre, sa pet. Ngayon, paano ba natin malalaman kung ang stat ay magpapataas ng AP o DP? Madali lang yan. Punta lang kayo dito, pindutin nyo yung logo ng character ninyo. Makikita nyo dyan, nakalagay, damage stat. Kapag nakalagay ang stat na yan dito, ibig sabihin, magpapataas yan ng AP. Yeah. Diba? Attack abilities. Attack, magic attack, attack rate, blah, 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 blah. So, lahat ng makikita nyo dito na stats, magpapataas yan ng inyong AP. Next page, defense stat. No? Lahat naman ng stats na makikita nyo dito, magpapataas ng AP. At karagdagan yun dito, kasama na din to sa ating DP. Okay? So, 2 pages. 1 page para sa AP. 2 pages naman para sa DP. Ito, tsaka dito. Ayan. So, yun yung magiging basihan natin kung ang ibibigay ba niya ay AP o DP. At the same time, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede nyong i-click itong mga stats na to at makikita natin ano ba yung bigay ng stats. Ayan, attack rate, defense rate, evasion. No? Hindi ito para-pareho sa bawat klase. No? Iba sa blader, iba sa ganito, iba sa wizard. Kaya kayo mismo i-check nyo sila kung ano yung bigay ng stats.